Hello mga kabangaga, maulang hapon sa ating lahat. At kumusta naman kayo dyan? Medyo maulan kasi sa labas kaya medyo makulimlim. So, eto na naman ang inyong kabanga at inaanyayahan ko kayong muli para manood dito sa aking munting channel. At sana nga ay di kayo magsawa sa panonood. At hindi naman ako magsasawang magpo-post ng mga simpleng lulutuin, yung mga linuluto ko. Yun. So, ngayong hapon mga kabanga ay magluluto tayo ng chicken pork igado. Yan. Kabanga igado version. So, eto na mga kabanga, tayo na at umpisa na nating magluto. Kaya, watch na. Ito na pong mga magagamit natin, mga kabanga. Mayroon tayong carrots, saka mayroon na rin siyang ano, bay leaves para pampabango sa ating lulutuin. Mayroon tayong patatas, bell pepper. Ito mayroon tayong dry peas at sa ating panggisa. Mayroon tayong bawang, sibuyas, at mayroon din tayong ano, yung durog na paminta, saka maglalagay din tayo ng liver spread, tapos yung karne ng baboy natin, tapos ito yung karne ng maro natin, gumamit tayo ng ano, yung chicken liver at chicken gizzard. So, yan na po ang mga magagamit natin sa pagluluto ng chicken pork igado mga kabanga. Eto na mga kabanga, at umpisa na natin magluto. So, maglagay na tayo ng mantika sa ating palayok. Yan. Gumamit tayo ng olive oil para mas malasa yung lulutuin natin. Yan. Dahil napakainit na kanina yung palayok natin, bago nalagay yung mantika, kaya ito, madali siyang ano, uminit yung mantika. Baba natin tong camera para makita nyo. Ayan mga kabanga. Ilagay na natin itong sibuyas. Ayan, gisa. Na mga kabanga, medyo okay na yung sibuyas kaya ilagay na natin itong bawang. Kung okay na ito, isunod na natin yung mga ano natin, yung mga karne natin. Ito na mga kabanga, okay na siya. Pwede na tayong maglagay ng ano, ng karne. Ito, lagay na natin itong karne ng baboy.
Turun na natin itong karne ng manok. Ayun siya mga kabangat, pwede rin tayo maglagay ng ano ng paminta. Yan. Bali, dinamihan ko na yung karne dahil may pasok na naman bukas, wala na namang time magluto. Para kahit ano, pagod sa pagkagaling sa trabaho, magpapainit na lang ano, magpapainit na lang ng ulam. At pwede rin baunin to ng misis ko. So ayan mga kabanga, at gisahin lang natin ang ano, yung karne. Ito na mga kabangal. Pagkatapos mong may gisa yung karne, magano na lang maglagay ng tubig para ano, medyo palambutin yung ano, yung karne ng baboy. Yan. At habang pinapalambot, pwede na natin ilagay yung ano natin, yung bay leaves. Yan, dagdag aroma. Yan, para mas mabango siya. Tapkan lang natin. Yan. At hintayin lang natin siyang lumambot mga kabanga. At pwede rin gumamit mamaya dun sa pampalasa natin. Gagamit na lang ako ng asin at ano, yung bechin. Tapos pwede nyo rin gumamit ng ano, ng patis. O di kaya toyo kung ano, kung yun ang naibigan nyo. Siya mga kabanga, medyo malambot-lambot na yung karne natin, so baba natin yung camera. Yan. Kung gusto niya palang ano, medyo may ano siya, medyo may kulay siya, kagaya ng gagawin ko, pwede kayong gumamit ng ano, ng maswete. Yan. O pwede nyo yun na rin hindi lagyan. Yan, para may kulay siya ng konti. Yan, at pwede na rin natin ilagay yung ano natin, yung dry peas. Tapos yung ano natin, yung tawag dito, liver spread. Tayin din lang natin hanggang sa medyo lumambot ulit mga kabanga. Ito na mga kabanga, at malambot-lambot na ang ating niluluto. Pwede na natin siyang timplan ng ano, ng asin. Yan. Kunti lang para hindi maalat, iwas sa blood. Yan. Tapos maglagay din tayo ng konting MSG, yung bechin, kunti lang.
Ito. Halo lang natin. Ibaba natin pala yung camera para makita nyo. So, since medyo malambot na itong karne natin, pwede na natin ilagay itong ano, carrots. Yung carrots niya. Yan. Masarap kasi pag ano, may gulay-gulay, medyo mas marami yung gulay-gulay niya. Itong patatas, yan. Ihalo lang natin. Takpan na naman natin siya para ano, para medyo lumambot yung gulay. Pag ganun na, medyo malambot-lambot na yung ano natin, yung carrots at patatas, ilalagay natin yung uling gulay natin, itong ano, itong bell pepper. Yan mga kabanga, wait lang natin. Ito na siya mga kabanga, pwede na siya at ilagay na natin ang ating sili. Yan. Yan, ihalo lang natin siya. Hindi naman natin kailangang lutuin ng may gitong sili para ano, para mas masarap siya. Ayan, napakasarap nito mga kabanga. Wait lang natin ng ilang minuto to, mga 2 minuto na lang ganun para ano, medyo maluto-luto naman konti yung sili niya. Ayan, mga kabanga. At tapos na naman ang isang menu natin mga kabanga, ang ating chicken pork igado kabanga version. Sa mga ano dyan, mga daddies out there, mga papas, mga tatays, mga tatangs, you can try this at sigurado kong magugustuhan ito ng mga kids, lalong lalo na ang mga misis, yung mga misis nyo. So hanggang sa susunod na naman na video natin mga kabanga. So alam nyo na, happy eating, God bless sa inyong lahat. So bye bye. Tikman natin ang ating niluto mga kabanga. Kung masarap ba talaga. The best.